May mga tao talaga na ayaw umasa sa pera ng iba. Gustong patunayan ang kanilang mga sarili para sa kanilang asawa. Ikaw, mahirap ka ba at mayaman ang iyong napangasawa? O ikaw ang mayaman at mahirap ang iyong asawa? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Elizabeth, gusto kong patunayan sa iyong mga magulang na kaya kitang buhayin. Oo nga at mahirap lamang ako, pero gusto kong ibigay mo sa akin ang iyong tiwala. Sabi ni Robert sa kanyang asawa, palagi na lamang kasi silang nakaasa sa mayamang pamilya ng babae. Ang gusto ni Robert ay ang magkaroon na sila ng sariling buhay at ang mapatunayan na kaya niyang itaguyod ang buhay nilang dalawa. Kung yan ang gusto mo, ay bakit ang hindi? Kaya ko rin namang magtrabaho para matulungan kita sa pagkita ng pera. Sagot ni Elizabeth. Ngunit palagi na lamang itong pinipigilan ng lalaki. Ang gusto ni Robert ay mag-isa niyang gawin ang lahat ng bagay at ang maging masarap lamang ang buhay ng kanyang asawa. Maganda naman ang trabaho ni Robert sa opisina. Ngunit hindi mo maitatanggi na maliit lamang ang kinikita nitong pera. Pero kahit na ganoon ay ibinibigay pa rin ng lalaki ang lahat ng mga bagay na makakapagpasaya kay Elizabeth. Kahit walang matira sa kanya, ay ibinibili niya ang kanyang asawa ng masarap na pagkain at bagong mga damit. Robert naman, kailangan nating magtipid ng pera. Wala namang problema sa akin ang isang simpleng buhay, sabi ni Elizabeth sa kanyang asawa. Pero Elizabeth, nangako ako sa mga magulang mo na kaya kitang buhayin. Ano na lang ang sasabihin nila kung makita ka nila na parang nahihirapan ka? Sagot ng lalaki. Nang dahil doon ay nagsabi ulit si Elizabeth na gusto nito na magkaroon din ng sariling trabaho. Ang nais talaga ng babae ay magkaroon ito ng sariling hanap buhay. Nang sa ganon ay matulungan niya ang kanyang asawa. Robert, kung dalawa tayong kumikita ng pera ay hindi tayo mahihirapan. Bakit ba ayaw mo akong magkaroon ng trabaho? Tanong ng babae. Pero kataasan pa rin sa sarili ang ipinapakita ni Robert. Gusto talaga nito na kaya niyang buhayin ang kanyang asawa. Sa tuwing pinag-uusapan nila ang tungkol sa bagay ni ito, ay palaging nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ng dalawa. Wala ka bang tiwala sa akin? Ginagawa ko naman ang lahat para mapatunayan sa mga magulang mo na kaya kitang buhayin. Elizabeth naman, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Magiging maayos din naman ang ating kinabukasan. Inis na sagot ni Robert. Hindi na talaga malaman ng babae ang kanyang gagawin. Talagang umiiral ang pride ng kanyang asawa. Bilang isang lalaki kasi ay hindi matanggap ni Robert na siya ay isang mahirap lamang. Ang palaging nasa isip nito ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay kahit mag-isa lamang siyang nagtatrabaho. Hanggang sa isang araw ay naisip ni Elizabeth na mag-online selling. Walang balak ang babae na sabihin ito sa kanyang asawa at sa tuwing wala si Robert ay mapayapa niyang nagagawa ang kanyang pinaplano. Lumapit si Elizabeth sa kanyang mga magulang upang humingi ng kaunting pera para magamit niya sa kanyang puhunan. Mami, nahihiya po talaga ako sa inyo, pero pwede po bang makautang ako sa inyo ng pera? May naisip lang po kasi ako na isang negosyo, na kayo kong sabi ni Elizabeth. Huwag kang mag-alala anak, bibigyan na lang kita ng pera. Bakit ba kasi hindi kayo humingi ng tulong sa amin? Wala namang problema kung hindi nyo pa talaga kaya. Sa ganyan talaga nagsisimula ang isang mag-asawa, sagot ni Aling Narisa. Ewan ko nga po kay Robert, palagi niya pong sinasabi sa akin na gusto niyang patunayan sa inyo na kaya niya raw po akong buhayin. Malungkot na sagot ng babae. Sa totoo lang ay mabait naman ang mga magulang ni Elizabeth. Tanging si Robert lang talaga ang mayroong problema dahil wala itong balak na humingi ng tulong sa iba. Kahit alam naman talaga nito sa kanyang sarili na hindi niya kayang bigyan ng magandang kinabukasan si Elizabeth, ay patuloy pa rin itong umaasa. Isang araw ay sinimulan ng babae ang kanyang binabalak na negosyo. Sinimulan niya ang pagtitinda ng kung ano-ano sa social media. Nang dahil sa impluensya ng kanyang mga magulang, ay maraming tao agad ang bumibili sa kanya. Sa loob lamang ng 10 araw,
ay nahigitan pa niya ang isang buwan na sweldo ng kanyang asawa. Agad na lumago ang kanyang negosyo at nanatili pa rin na walang kaalam-alam si Robert tungkol sa kanyang ginagawa. Elizabeth, ang ganda naman ng mga itinitinda mong sapatos. Mga original ba yan? Marami kasi akong kakilala na gusto rin ng bagong sapatos. Gusto ko lang magsabi sa'yo na kung pwede rin ba ako magtinda. Sa'yo ako kukuha ng aking mga paninda. Tanong ng isang babae na kaibigan ng kanyang nanay. Opo naman, wala pong problema. Magalang na sagot ng babae. Unti-unting dumami ang mga reseller ni Elizabeth. Nang dahil doon ay mas lalo pang lumaki ang kanyang kinikita sa kanyang negosyo. Umuupa ito ng bahay sa may hindi kalayuan. Nang sa ganon ay hindi ito malaman ng kanyang asawa. Lumipas pa ang mga buwan ay mas lalo pang lumaki ang negosyo ng babae. Hindi na magkasya ang kanyang mga paninda sa inuupahan nitong bahay. Walang nagawa si Elizabeth kundi ang dalhin na rin ito sa kanilang bahay na tinitirhan. Nang makauwi si Robert galing sa trabaho ay nagulat na lamang ito sa kanyang nakita. Sobrang daming mga sapatos kaya tinanong niya si Elizabeth tungkol sa bagay na ito. Mahal, bakit naman napakadaming sapatos dito sa bahay? Ano naman ang balak mong gawin sa mga bagay na yan? Tanong ng lalaki. Nang dahil doon ay walang nagawa si Elizabeth kundi ang aminin sa kanyang asawa ang kanyang ginagawa. Patawarin mo ako, Robert, pero sa totoo lang ay nagtitinda ako ng mga sapatos. Gusto lang naman kitang tulungan at sa totoo lang ay maraming mga tao na ang bumibili sa akin. Kinakabahang sagot ni Elizabeth. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo? Wala ka talagang tiwala sa akin. Di ba? Napag-usapan na natin to. Itigil mo na ang ginagawa mo. Ano lang ang sasabihin ng mga magulang mo sa akin? Sasabihin nila na hindi kita kayang buhayin? Galit na sabi ni Robert. Ipinatigil ng lalaki ang pagnanegosyo ng kanyang asawa. Hindi na talaga malaman pa ni Elizabeth kung ano ang kanyang gagawin upang kumita ng pera. Isang araw habang nagtatrabaho ang lalaki ay nagulat na lamang ito sa masamang balita. Magsasara daw ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ito. Nalugi kasi ito ng malaking halaga matapos silang matabunan ng ibang kumpanya. Lalong nanlambot si Robert at hindi nito malaman kung paano niya ito sasabihin sa kanyang asawa. Umuwi na lamang si Robert sa kanilang bahay. Napansin naman ni Elizabeth na malungkot ang mukha ng lalaki. Mahal, may problema ka ba? Kanina ka pa kasing nakasimangot. Tanong ni Elizabeth. Wala na akong trabaho. Nagsara na ang kumpanya na aking pinapasukan. Nakayukong sagot ni Robert. Kung ganun, pwede ko na bang ituloy ang ginagawa kong negosyo? Wala na tayong pagkukuna ng pera at alam mo naman na kailangan nating makakain sa pang-araw-araw. Sa totoo lang, ay mas malaki pa nga ang kinikita ko noong nagtatrabaho ka pa sa opisina. Paliwanag ni Elizabeth. Ang akala ng babae ay papayagan na siya ng kanyang asawa na ituloy ang kanyang ginagawa. Ngunit nagkakamali pala siya. Muling nagalit si Robert at sinabi pa nito na maghahanap siya ng trabaho. Hindi pwede, Elizabeth. Maghahanap ako ng trabaho. Marami pa namang ibang kumpanya ang pwede kong mapasukan. Mapagmataas na sabi ng lalaki. Pagkatapos pa lamang ng kanilang pag-uusap, ay agad naghanda si Robert sa kanyang pag-alis. Maghahanap ito ng pwede niyang mapasukan, ngunit lumipas ang maghapon ay wala siyang nahanap na trabaho. Ilang araw na ganito ang nangyayari kay Robert, kaya pilit nilang tinitipid ang kanilang natitirang pera. Hanggang sa isang araw ay tanging toyo at kanin na lamang ang kinakain nilang dalawa. Robert naman, pwede naman nating pagtulungan ang ginagawa kong negosyo. Bakit ba kasi hindi mo muna subukan para malaman mo na malaki ang kinikita dito? Tanong ni Elizabeth sa kanyang asawa. Nanatiling tahimik ang lalaki at hindi pinapansin ang mga sinasabi ng babae. Isang araw ay may nakapagbalita naman kay Aling Narisa ng tungkol sa paghihirap na nararanasan ni Elizabeth. Nang dahil doon ay pinuntahan ng matandang mag-asawa ang bahay na tinitirhan ng kanilang anak. Gusto nila itong kumustahin dahil wala namang mga magulang ang gustong manatiling mahirapan ang kanilang mga anak.
gusto ng mag-asawa na bigyan ito ng tulong upang muling makabangon sa kanilang buhay. Gulat na lamang ang mag-asawang Robert at Elizabeth nang makita nila ang mga magulang ng babae. "Pumunta kami dito upang tulungan kayo. Nabalitaan kasi namin, Robert, na nawalan ka raw ng trabaho. Gusto sana naming magbigay ng kaunting tulong at huwag mo sanang isipin na tinatapakan namin ang iyong pagkatao," paliwanag ni Aling Narisa. Pero hindi pa rin nagsasawa si Robert at muli nitong tinanggihan ang alok ng mga magulang ng kanyang asawa. "Hindi na po kailangan, Nay. Kaya ko pa naman pong maghanap ng trabaho. Pangakong kaya ko pong buhayin ang inyong anak. Talagang minalas lang po ako sa ngayon," paliwanag ni Robert. Napapailing na lamang si Aling Narisa sa naging sagot ng asawa ng kanyang anak. Wala talaga itong balak na humingi ng tulong dahil para bang pakiramdam lagi nito sa kanyang sarili ay tinatapakan ang kanyang pagkalalaki. Umalis na lamang ang mag-asawa dahil ayaw naman nilang magalit kay Robert. Hanggang sa isang araw ay hindi na nakayanan ni Elizabeth na pigilan ang kanyang nararamdaman. Hindi na nito natiis ang pag-uugali na ipinapakita ng kanyang asawa. Muli nitong kinausap si Robert tungkol sa kanyang gagawin. "Robert, itutuloy ko ang aking pagnenegosyo. Kung hindi mo ako papayagan, ay makikipaghiwalay na ako sa'yo," matapang na sabi ni Elizabeth. Nang dahil doon ay pumayag ang lalaki sa kagustuhan ng kanyang asawa. Sa una ay hirap na hirap si Robert na tanggapin ang bagay na ito. Ngunit isang araw ay nakita niya na kumikita ito ng malaking halaga. Walang wala ang kanyang kinikita noong nagtatrabaho pa siya sa opisina. "Elizabeth, patawarin mo ako kung hindi ako nagtiwala sa'yo. Sa totoo lang ay ako ang hindi marunong magtiwala. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na sana ay payagan mo akong tulungan ka," nahihiyang sabi ng lalaki. Simula sa araw na iyon ay naging maayos ang kanilang samahan. Naging masaya din naman ang mga magulang ni Elizabeth nang dahil sa kanilang nabalitaan. Dito nalaman ni Robert na hindi niya pala kailangan na magtrabaho ng mag-isa. Nandyan ang iyong asawa na handa kang tulungan sa oras ng problema. "Robert, di ba nangako tayo sa Diyos? Nangako tayo na magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Hayaan mo at isang araw ay mas gaganda pa ang ating buhay," masayang sabi ni Elizabeth sa kanyang asawa. "Tama ka, mahal. Ngayon, alam ko na sa aking sarili na ako talaga ang nagkamali. Maganda na sana ang ating buhay kung noon pa man ay nagtiwala na ako sa'yo," sagot ni Robert. Hanggang sa lumipas pa ang mga taon ay talagang nagbago na ang lahat. Maganda na ang kinikita nilang pera at mas lumago pa ang kanilang mga negosyo. Nagkaroon na rin sila ng anak, ngunit wala silang pinoproblema sa pera. Kung minsan ay hindi maiiwasan na magkaroon ng problema, ngunit sabay nila itong hinaharap nang walang kahirap-hirap. "Robert, salamat sa pag-aalaga kay Elizabeth. Sa ngayon ay mayroon na kayong sariling pamilya. Masaya kami ng aking asawa dahil nakikita namin na maayos na kayong dalawa," nakangiting sagot ni Aling Narisa. "Salamat din po, Nay. Pangakong iingatan ko po ang inyong anak. Salamat po sa tulong at gabay na ibinibigay niyo sa amin," nakangiting sagot ni Robert. Ito na ang naging hanap buhay ng mag-asawa. Nadagdagan pa nila ito ng iba pang mga negosyo at hindi nagtagal ay nakapagpatayo sila ng kanilang sariling bahay. Nakabili na rin sila ng sariling sasakyan na magagamit din nila sa kanilang negosyo. Simula noon ay hindi na nila nararanasan ang kumain ng kanin at toyo. Hindi masama ang tumanggap ka ng tulong sa ibang tao, lalong-lalo na sa sarili mong pamilya. Sa ating buhay ay kailangan natin ang mga taong nakapalibot sa atin. Tandaan mo na walang tao ang kayang mabuhay ng mag-isa. Ang mag-asawa ay dapat palaging nagtutulungan at hindi nagpapataasan. Lagi nating tandaan na sila ang iyong kasangga sa kahit na anong problema. Sila ang makakasama mo sa iyong panghabang buhay. Ibigay mo sa kanila ang iyong tiwala, pagmamahal, at higit sa lahat ay panatilihin nyo na ang Diyos ang nasa gitna ng inyong relasyon. Hinding-hindi niya kayo bibigyan ng problema na hindi niyo kayang solusyonan.
Tandaan nyo na ang problema ay hindi masama dahil maaaring ito pa ang magpatibay sa inyong pagsasama. Ikaw, ano natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all. Thank you.